Isang mapagpalang araw mga kasabong. Ako po ulit si George Castillo, also known as George Starrymaker, at welcome back sa aking YouTube channel. At ang pag-uusapan natin sa araw na ito o sa video nito ay tungkol sa mga ginagamit nating bait, yung iba't ibang kapal na pangkaraniwang ginagawang tare. At syempre, pag-uusapan na rin natin yung mga hasa na naayon sa kapal ng bait na ginagamit natin. Kaya naman kung sa tingin mo eh magugustuhan mo ang video nito, panoorin mo hanggang sa matapos at huwag mong kalimutang i-like. At kung sakali may mapadaan na ads, please, tapusin mo naman, huwag mong skip. Tuloy mo lang sa akin, okay ba? At doon naman sa mga napadaan or bagong salta sa channel na ito, ay ano pang hinihintay mo? I-subscribe mo na yan. Huwag mo na rin ikalimutang i-click ang notification bell, isama mo na ang all para pagpapakita ng suporta at ang maaring sa mga susunod na video ko ay ikaw ang unang makapanood. So ano pa hinihintay natin? Tara, simulan na natin! Pero teka, may bago akong intro. Pasukin muna natin in just 4, 3, 2, 1, pasok! Mga kasabong, ang nasa larawang ito ay ang pangkaraniwang kapal na kadalasan na natin ginagamit o ginagawang tare. Unahin na po natin ang pinakamanipis, 1.7 mm. Ito ay paboritong gamitin sa stag. At pangalawa ay ang 2.0 mm. Paboritong gamitin kadalasan sa stag at sa bull stag. Ayan. At syempre, ang pangatlo, ang 2.5 mm. Kadalasan at paboritong gamitin sa bull stag at sa cock. At ang pang-apat ay ang pinakamakapal na 3.0 mm. Kadalasan na siyang ginagamit sa mga cock lamang na mga manok. Dagdag kaalaman na rin mga kasabong. Ang ibig sabihin ng mm ay millimeters. At ang nasa larawang ito ay ang mga halimbawa kung paano at kung saan nakuha ang mm gamit ang scale na ito. So ayan nga mga kasabong, natalakay na natin ang iba't ibang kapal ng bait na kadalasan ginagawa nating tare. Ngayon naman, dumako tayo sa paghasa. Ang ibig ko sabihin ay kung paano hasain ang tare na naayon sa kapal ng blade. At dito ngayon pumapasok ang tinatawag na slasher, 50-50 slasher, semi-full slasher at ang full slasher or labaha type kung tawagin ng mga sinauna, pero hanggang ngayon naman ganun pa lang tawag sa Tagalog. So, ano nga ba ang slasher? Ang slasher ay galing sa salitang slash, nang ibig sabihin sa Tagalog ay alaslas, tusok or taga. At meron din akong nabasa sa dictionary na slash is a wound made by a cutting. So, sa madaling salita, ang slasher ay isang talas. Talas na maaring talas ng kutsilyo, talas ng espada, talas ng labaha, at isama na natin yung talas ng tare, which is yung topic natin ngayon. Okay? 1.7 mm. Manipis ito at recommended na lapad ng blade at least 9 to 10 mm. Depende sa inyo. At kung hahasain natin siya at lalagyan ng kanal, at least 3 to 3.5 mm ang kanyang hasa or talim. Hindi po pwedeng abutin siya sa kalahate dahil manipis nga. At tinatawag ko ang hasang ito na regular slasher. 2.5 mm. Ang recommended na lapad ng blade ay pwedeng 8 mm or mas mataas pa. At kung hahasain natin, pwede nating tawaging 50-50. So kung napapansin nyo, kalahati ang kanal at kalahati ang kilay. Dahil nga sa mas malapad siya na konti kaysa sa 1.7. At pwede siya sa stag, bull stag. Para sa akin, pwede rin sa cock. At ito nga yung tinatawag ko na 50-50 slasher.
2.5 mm. Sa kapal ng blade na ito ay pwede nating titiran ng at least 7 mm, at ang likod ay pwede nating lagyan ng design na diamond back or round back. At kung mapapansin nyo, ang hasa nito ay mas malapad ang kanal kaysa sa kilay. Pwede gamitin ang taring ito sa bullstag at sa cap. At ito naman ang tinatawag kong semi-full slasher. Para sa akin, ito na yung pinaka makapal na tari na ginagamit ko. At ang recommended na kitid dito ay pwedeng 7 mm. At kung mapapansin nyo, wala ka nang makikitang kilay, kundi puro kanal na. At kung tawagin ito ay full slasher, sa Tagalog, labaha type. Pwede rin natin gayahin ang design ng 2.5. Huwag natin isagad yung kanal, at pwede natin lagyan ang design ng likod ng round back at diamond back. At kadalasan ginagamit ang taring ito sa mga cup. So ayun nga mga kasabong, nakita nyo na yung iba't ibang klase ng asa na ang kanal or kilay ay dumedepende sa kapal ng bakal na gusto nyo gamitin tari. Kaya kayo nang bahala mag-decide or mamili kung anong kapal ng bakal ang gusto nyo gawing tari. At sana sa vlog nito ay marami na naman kayong napulot na konting kalaman at idea. At bago tayo magtapos, magkakaroon tayo ng ilang shoutout. Hello po at shoutout po kay Captain Joseph Pentecoste. Siya po ay taga Basilan. Shoutout din kay Arnel Morales. Ito naman po ay from Dubai. Hello po sa inyo sa Dubai. Shoutout din po kay Jelmar Estomago. Ito naman po ay taga Cebu City. Kumusta kayo sa Cebu City? Shoutout din kay Alvin Milliari Orpiada. Isa po itong YouTuber. Ang kanya pong channel ay Kabasyador. Ayan po, subscribe niyo po siya. Kabasyador. Shoutout din kay Vivan Bueno. Ito naman po ay from Hong Kong. Shoutout po sa inyo sa mga taga Hong Kong. Shoutout din kay Estelito Laroda from Kingdom of Saudi Arabia. Shout out kay Raymond Pineda from Qatar. So, shout out sa inyo lahat dyan sa Qatar.